Okay, magandang umaga mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ating mga kaibigan OFW sa muli po. Ako po si Taong Gala at kasama ko si Pentorados TV. Sa pagkakataong ito mga kaibigan ay dinayo natin ang lugar ng Baclaran. Batid natin, ito ang sentro ng pamilihan. Lahat ng mga maliliit na mga negosyante ay pumupunta rito dahil sabi ka nila, napakamura ng bilihan dito. Subalit hindi po natin sadya. Ang sadya po natin sa araw na ito, malaman natin ano nga ba ang tunog sa puso nila ng isang Francis Leo Marcos. Batid naman natin na si Francis Leo Marcos ay sumikat sa YouTube at bilang isang vlogger, karapatan din natin ihatid sa ating mga followers kung ano nga ba ang damdamin ng taong bayan sa kanyang pagtakbo sa ngayong parating na halalan. Samahan niyo ako, Taong Gala, sa ating Calle Sorbi dito sa Baclaran. Sa Baclaran at sa araw na ito, atin pong susuyurin ang mga vendor at ilang mga taong pumupunta rito. Siyempre, alamin natin kung gaano nila kakilala si Francis Leo Marcos, ang isang YouTube sensation, sumikat sa YouTube at ngayon ay tumatakbo
bilang senador sa darating na halalan. Bueno, may nakita tayong kaibigan. Sir, good morning. Anong morning pangalan? Po, Maynard Soriano Dayag po. Ito po yung mga tinda po. Sarado. Ito po, mga sapatos. Bale, tumutulong po ako sa aking mga magulang, ganyan po. Kumusta naman ang ganitong tindahan? Minsan okay talaga, minsan hindi rin kasi may araw na hindi mabenta, may araw na... Pero kaya ilangan tiyaga-tiyaga lang, sir. Isa sa katanungan ko sa iyo ngayon, sir, kung kilala mo si Francis Leo Marcos? Kilala ko na naging matunog siya na minsan pinag-aanuan siya ng mga masasakit na salita. Pero legit ho na nakatulong si Francis Leo Marcos simula nung... Hindi ko lang maalala kung saan siya nagbigay ng ilang sakong bigas. So, ang isang katanungan ko dito, base sa sinabi mo, yes, ngayon po ay panahon ng halalan at tatakbo siyang senador, number 44. Labing dalawang senador ang pipiliin natin. Mag-ilan ho kaya siya, kung sakali para sa'yo? Para sa akin, number one, para sa akin. Number one. Magiging maunguna siya, sir, para sa akin. Kasi nakatulong siya, sir, eh. Maraming bumabati ko sa kanya, maraming nagsasabing ganito, ganyan, mga isinasampa, pinakulong. Pero sa akin, sir, napakabuti niyang tao, sir. Kasi yung iba ang tao, wala, hindi natin masisisi, sir, na ganun yung sasabihin sa kanya bilang isang, hindi naman natin naiwasan, sir. Pero sa akin lang, talagang nakatulong si Francis Leo Marcos. Kung magkaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, bilang isang vendor, ha, nagtitinda dito, yes, sa Baclaran, yes, anong sasabihin mo sa kanya? Ang sasabihin ko lang sa kanya, sir, sana yung Baclaran mabigyan ng pag-asa para makalatag, sir. Ang mga katulad po namin, sir, para kasi minsan yung mga mayor dito hindi pinapalatag yun. Kaya may dapat kaming karapat-dapat na iboto. So, kumbaga gusto nyo maisa-ayos yung pag... Maisa-ayos. Hindi naman kami, sir, sa gabal sa daan. Pwede sumusunod naman kami sa mga protocol ng mga kapulisan, ng mga mayor dito, na kung anong yung utos, susundin. Pero yun lang sana, makalatag sana kami kasi kahit nasa maayos kami, sir, hindi pa rin, sir. Wala talaga eh. Nahuhuli pa rin kumbaga. Kaya yun nga, sir. Ayun nga po. So, maraming salamat, sir. Thank you so much. Salamat. So, okay mga kaibigan. Sa dito naman. At atin naman tatanungin ang mga trikes. Ito yung mga taong naghahanap buhay sa larangan ng trikes. Si Kuya, nakita natin. Ano kung pangalan, Kuya? George po. Si Kuya George. Kuya George, isang tanong ko lang ho. Kumusta naman po yung ating kitaan dito sa pagtatry? Sa ngayon? Medyo matumal ngayon. Medyo matumal. Okay. Ang isang katanungan ko sa iyo, Kuya, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Ano naman po. Ano hong pagkakilala ninyo? Ano po, siya po yung namibigay sa mga tao na mga bigas. Tumutulong po siya sa madaming tao. Sa maraming tao. Okay. Sa ngayon kasi, tumatakbo siyang senador, number 44. 12 senador naman ang pipiliin natin. Ang isang katanungan ko, doon ba sa 12 na pipiliin mo, maaari mo bang isama sa listahan? Oo naman. Pang ilan po kaya, Kuya? Kasi unang ipuboto ko si Samira. Okay, Samira po. Pwede rin pangalawa siya. Pwedeng pangalawa. Okay. So, bakit gusto mo siyang isama sa listahan? Kasi, mabait siya, namibigay siya sa mga mahihirap, ganyan. So, kaya kailangan iboto siya. Kung magkaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya bilang driver ng trike, anong sasabihin mo sa kanya? Gusto nang din magpatuloy sa kanya. Kasi marami siyang natulungan dahil sa ibang lugar. Maraming salamat, Kuya. May babatiin po kayo, mga kasama ninyo o pamilya. Bumati na po kayo. Kumusta kayo dyan sa sa Marawi? Dyan sa Buyog Mangadang. Kumusta po kayo dyan? Ingat po kayo lagi. Salamat, Kuya. Thank you. Ngayon naman si Kuya, ating alamin, Kuya. Good morning. Base po sa narinig mo sa kanya. Yan, ganun din po yung katanungan ko. Gaano mo naman kakilala ang isang Francis Leo Marcos? Sa akin po, hindi ko po masyado sa akin. Pero nakikita ko po siya sa YouTube na tumutulong siya sa mga mahihirap. Ibig sabihin, wala siyang personal na hindi ninyo nakita pa sa personal, kundi sa YouTube lang. Okay, sa ngayon kasi tumatakbo siyang senador, ano? 12 senador ang ating pipiliin. Pang ilan po kaya siya para sa'yo?
Sa akin, mga pangatlo. Pangatlo, sinong number one naman? Si Samira. Samira, tapos number two? Si Juan. Si... Robin, Rapi. Oh, si Rapi. Rapi Tulpo. Rapi Tulpo. Tapos si... Pangatlo na si... Francis Leo. Leo Marcos. Leo Marcos. Okay. So, kung magkakaroon ng pagkakataon ko yan na kaharap mo siya, no? Bilang isang trike driver, anong sasabihin mo sa kanya? Baka naman matulungan din niya ako. Kasi katuman ngayon yung ano, e-bike. Kung sakali lang. Oh, nagba-boundary lang kasi ako. Magkano ba boundary ng ano ng sasakyan, yung e-bike, magkano? Yung maliit 250. Oo. Yung malaki 350. Magkano kinikita mo sa isang araw sa ngayon? Isa mga 500 lang. 600. So, ibig sabihin, may 250 kang naiuwi. Pero alam naman natin, pag 250, usapin. Okay, kakain pa rin. Kakain, kulang pa. Kulang pa rin. So maraming salamat kuya ha. Thank you so much sa yung pagpapaulak sa pag-interview. So ayun po mga kaibigan, ang ating mga kapatid ng mga nagda-drive ng e-trike, number one po sa kanila, para sa kanila si Samira Gumo. Pero nandun po sa pangalawa at hanggang tatlo ang ating kapatid na si Francis Leo Marcos. Samahan nyo kami sa iba pang interview natin. Iikutin natin mga kapatid ang baklaran upang malaman natin ang tunog ng taong bayan. Nabati ko dyan sa mga barayong Sursogon, Silaron, Jun, Norben, si Allen. Bawas-bawasan yung pag-iinom ha. Yun lang. Ingat. Nakakita tayo ng isang ginang na nagtitinda at ito binubuksan niya ang kanyang tindahan. Good morning, Tay. Ano ang pangalan? Kung okay lang. Analin. Okay, Tay Analin. Ano ang panindan ninyo? Ano po ito? Mga mineral lang. Mga mineral sa katubig. Yeah, mga soy greens. Ay, tama lang. Akong buboy na mano pagka nabuksan na yan. Okay. Isa ang katanungan ko sa iyo, Tay. Kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Oo. Ano ang pagkakilala ninyo? Ano naman siyang tao? Kaya ano, dapat lang iputo. Siya yung namigay ng bigas nung pandemya, nung hanggang sa kasalukuyan. Oo. Kaya yung ano, nagtulong sa mga pandemic. Sa pandemic, oo, tama ho. Tama ho yung inyong pagkakaalam. Ngayon, tumatakbo siyang senador number 44 sa kasalukuyan. Ano, 12 naman ang pipiliin natin. Kung sakali naman, ipang ilan kaya siya para sa inyo? Siguro ano, pangalawa. Pangalawa? Bakit pangalawa? Eh, siya yung gusto kong na isamang pangalawa. Okay. Kung magkaroon ng pagkakataon natin na makaharap mo siya, anong sasabihin mo bilang nagtatrabahong vendor? Anong ipapaabot mo sa kanya? Sana matulungan niya yung mga vendors, hindi mahirapan na puro takbo-takbo. Para kahit pa pa may ano rin kami. Ang hinahabol kayo dito. Oo, hindi, nahabol ano, kami. Kaya nakakariton. Halos ko lang na lang para kami magnanakaw. Kaya dapat siya, kung siya manalo, dapat natulungan niya yung mga vendors. Ilan bang anak mo ato? Apat. Anong trabaho ni Kuya? Nasa probinsya. Ah, sa probinsya. So ikaw yung naghahandap ko ngayon. Okay, mga kaibigan. So, yan po si ate. May babatiin kayo, ate. Baka may batiin kayo. Asawa niyo sa probinsya. Wala na ako. So, wala na. So, ayan po mga kaibigan. Narinig niyo naman pangalawa, sabi ni ate. Sapagkat isinama na rin ang kanyang panawagan na sana mabigyan ng pagkakataon at pansin ang mga vendor dito sa Baklaran. Kung sakali man, maipapasok ang si Francis Leo Marcos sa Sinan. Okay. We'll be right back.
natin, pagtanungin, ang isa sa may-ari ng mga tindahan nito, school bags, school supplies. Tingnan nyo naman, napakamura, 120, makakabili na tayo rito. Pero pasukin natin, tanungin natin ang may-ari. Ayan. Good morning! Napakaganda umaga. Sa BBN tayo, wala problema. Iyo to. Isa ho katanungan ko sa inyo, kumusta naman ho yung kitaan ngayon, pandemya, itong negosyo nyo sa... Ay, kumikita naman, kaya nga lang, napupunta sa gastusin lang. Yung savings talaga, wala. Wala. Oo. Okay. Isang katanungan ko, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Kilala ko yan sa Facebook, mga napagbigay, kung ano-ano binibigay sa mga mahihirap. Tama ho, tama. Mga bigas, kung ano-ano dyan, oo, sa nakikita ko. Ngayon kasi, tumatakbo siyang senador, number 44. Oh. 12 ang pipiliin natin. Kung sakali, may sasama ba sa listahan mo sa 12? Kasi gusto ka straight sana ng BBM. Kaya nga lang, minakita ko doon ng mga mapasok doon na mabalimbing. Sisiraan, nung makita malakas si Bongbong, nag-transfer siya kay Bongbong. Maaring may sama ko siya sa pag-iano ko lang. Pero, kasi sure na yan eh. So may isasama pa rin doon. Oh, sa akin doon. May tatlo roon na balimbing, hindi kasabi pangalan. Nako, okay. So kung magkaroon naman ng pagkakataon na kaharap mo siya bilang isang nagtitinda dito sa Baclaran, anong sasabihin mo sa kanya? Adi, kasi hiram ka sa Bombay, sa kanya ako hiram ng pera. Puhunan. Pero ang puhunan, mabiyahan naman kita. Iba ang taga-singi lang. Kasi mahal sa Bombay, saka sa mga ano eh, financing eh. May babatiin po kaya? Oo, binabati ko si Ginoong Leo Marcos. Sana ipatuloy mo yung magandang gawain sa mahihirap. Basta BBM, kasama ka. So ayun po mga kapatid, si Sir ho, direktang sinabi BBM po siya. Pero isasama niya si Francis Leo Marcos sapagkat may nakikita siyang tatlo na pwedeng palitan doon. Bagamat ang nasabi niyang punto na gusto kong ipaliwanag sa kanya na maaaring nararamdaman din ng lahat ng mga vendor dito sa Baclaran. Itong sinasabi nilang pampuhunan. So, ibig sabihin, mas maganda sino kung matitingnan itong tinatawag na support livelihood program para sa mga maliliit na mga nagtitinda na katulad nila. Paano nila small may tataguyod? Small entrepreneur. Yun. Kung paano may tataguyod itong kanilang negosyo. So, maraming salamat, sir. Thank you so much. Leo Marcos, ipagpatuloy mo yan. So ayun mga kaibigan, magandang morning ulit. At syempre, kapag iikot natin, nasa ilalim po tayo ng LRT. Sinabi ko, nagluluto. Good morning, ay. Anong pangalan? Good morning, Dan Monique. Ngayon, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Of course, kilala. Ano hong pagkakilala niyo sa kanya? Sa isang city na namigay ng mga bigas, marami nung pandemic. Oo, tama ho. Eh ngayon nung kasi tumatakbo siya ng 44 sa Senado, kung sakali ba mapipili mo siya? Pwede. Pang ilan po? Okay ka mo kasi mayroon mga nakabili niya din sa akin. Hindi naman siguro number one, pero pwede siya. Okay, hindi number one pero may sasama pa rin. May sasama ko siya. Okay. Kung magkaroon ng pagkakataon na kaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Go. Takbo. May babatiin kayo tayo, may babatiin. Bati pa. Siguro kasi namatakbo siya sa initiative niya na ano, na kumbaga kahit hindi siya politician. Usually kasi politician, no? That time kasi nung tumulong siya sa pandemic, hindi pa naman siya politician, di ba? Yes po. So usually kasi mga politician yung nagpapa ganyan. Di ba? Papabango sa tao. Pero siya, wala man siyang intention na ano. Gumawa siya. Hindi pa siya politiko? Hindi pa siya politician. Ano ang pangalan inay uli? Monique! Si Nanay Monique, mga kaibigan, mga kapatid, in-store po natin habang nagluluto. Okay, hindi na po magtatagal ako na para makalagluto kayo. Thank you so much po sa ano. Okay. Maraming salamat tayo. Go. So, ayan po mga kaibigan, pasensya na kayo, busy si Nanay. Pero napaganda po ng kanyang mga sinabi. Okay, maganda po tayo.
Baclaran talaga ay sentro ng lahat ng mga panindahan, maging damit o ano paman. Sa pagkakataong ito, isang pwesto dito sa babaan ng MRT ang ating interviewin. Nagtitinda ng mga mineral water. Okay, good morning kuya. Ano hong pangalan kuya? Makmak po. Okay, kuya Makmak. Aha, ayan. Kilala niyo po ba si Francis Leo Marco? Napapanood nila po sa YouTube. Napapanood nila ko sa YouTube. Ano hong pagkakaalam niyo sa kanya? Nagano, nagbibigay ng mga bigas yun eh. Oo. Bibigay ng pera sa ano sa mga tao. Sa mga tao. Okay. Ngayon ho kasi panahon ng halalan, tumatakbo siya number 44 sa Senado, ano? 12 naman ang pipiliin natin kung sakali, pakilan naman siya para sa'yo. Wala pa sa isip ko, pero siyempre, isasama ko na rin yun. So, wala ka pang bilang kung pangilan, pero at least isasama mo siya. Kasi napapanood ko siya eh. Napapanood ko siya sa ano dati, laging ano, daming bigas na pinapakita sa video niya. Sa YouTube? Kaya natutuwa ako sa kanya. Okay, kung magkaroon ng pagkakataon kaya, bilang isang vendor, no? Ano ang sasabihin mo sa kanya? Nagkaharap kayo? Baka pwedeng ano, baka pwedeng bigyan ng ano, ng pesto to na ano, na hindi na tatanggalin. Kasi sa hinuhuli po kasi ito dito pag minsan okay. So hinuhuli po kayo rito? Sayang, maliit lang naman yung tubo niyan eh. Naunawaan natin. One last question, kuya. Maaari mo ba siyang mairekomenda sa mga kamag-anak at kapatid mo or kaibigan? Pwede po, kasi kilala rin naman po sila ng mga kapatid ko pati ng ano eh, ng mga kaibigan ko eh. Sigat yun si ano eh. Si Marco. Hindi, ang ano niya, yung pangalan niya dati sa Facebook, ano yan? FLM, Francis Leo Marcos. Hindi, ano eh. Francis, ano lang yata yun eh. Basta yung maiksi lang yung pangalan niya doon eh. FLM. Yan lang yung maiksi yung pangalan niya. FLM. Hindi kompleto yung FLM niya. FLM. Ano yung Francis Leo Marcos? Kung may babatiin kayo kuya, bumati po kayo. Mga kamag-anak nyo, kaibigan, patiin nyo na po. Wala eh, nandito lahat mga ano eh. Wala ko. Wala eh. Kaya magkap, maraming salamat ha. Sige po. Thank you so much sa pag-on lang. Okay, thank you so much. Sige po. Sige po sa ano po yun? Sa ngayon naman, lumipat tayo mula sa tindahan, pupunta naman tayo sa mga nagpapadyak dito sa Baclaran at nakita natin si Tatay. Anong pangalan tayo? Duming Dominador. Okay. Kuya Dominador, ilang taon na po kayo nagpapadyak? Matagal na po, umpisa pong 2001. Hindi kumain ang hindi nagpabayad. Medyo matagal-tagal na rin ano. Kumusta naman ang kitaan ngayon? Meron din po, isang 300, 400. Kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Opo, nung pandemic po yan. Ano ang pagkakilala ninyo? Ang pagkakilala ko niyan, may yung na ano ko rin sa TV na nagbigay siya ng bigas. Ayuda. Ayuda, okay. Sa ngayon kasi, panahon naman ng politika, tumatakbo siya number 44. Sa baluta. Ang tanong ko sa inyo, may sasama ba siya sa 12 kailangan natin? Pili po yan, opo. Piling, ano pong tinatakbo niya po? Senador po. Senador. Saan po siya nakatikit? Independente po, wala siyang partido. Wala po siyang partido. May sasama niyo po ba siya? Opo. May sama natin yan. Kung maganda namang ginagawa niya tulad ng pandemic eh. Pangilan naman kaya siya sa 12 listahan mo? Siyempre, kung pipili, unahin natin siya. Number one. Okay. Kung magkakaroon ng pagkakataon na magkaharap kayo, bilang isang padyak, driver, ano pong sasabihin at ipaparating ko sa kanya? Sana matulungan mo kami rito. Ganito, pag nakaupo na siya, sana matulungan niya na ano, magbago naman buhay namin dito sa padyak. So, talagang napakatagal na kami nagpapadyak. Araw-araw, maghapon, kinabukasan, padyak na naman. Okay. So, batiin nyo po yung mga kasama ninyo. Baka may babatiin niya. Wala na po. Okay lang. Maraming salamat. Kuya, ano ang pangalan? Dominador. Kuya Dominador. So, mga kaibigan, yan po ang tinig ni Kuya Dominador na sana mabigyan pansin daw. Itong mga nagtatrike naman
sa pagkakataon nito sapagkat ngayon talagang tama-tama lang ang kanilang kita. So tayo po iikot pa muli mga kaibigan, kaya tuloy-tuloy lang. Huwag po kayong aalis. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagtatanong. Anong channel ko? Taong ko lang. So, ito naman si Kuya. Kuya, good morning. Ano ang pangalan? Fernando Cruz. Fernando. Artistang-artistang dati, no? Fernando Cruz. Oh. Ayan, parang pinagsamang Fernando po at Arturo Cruz. Ano? Tama po ba? Oo. Okay. Isang katanungan, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Kilala ko, nung panahon ng pandemic, siya po yung napabalik lang namimigay ng mga sako-sakong bigas. Ng mga sako-sakong bigas. Okay. Kaya ako itatanong ko sa inyo, kasi ngayon ho, tumatakbo ko senador, number 44, ano po? 12 naman ang ating pipiliin. Kung sakali doon sa 12, pang ilan kaya siya para sa iyo? Sa 12, pwede natin ilagay natin kahit na panlima. Panlima? Eh, Marcos. Curious lang ako kuya, matanong ko lang. Dahil panlima siya, sino kaya ang number 1 mo? Ang ano kasi number 1, namimili pa ako eh. Namimili pa? Oo. Basta siya sigurado sa panlima. Sigurado sa akin, oo. Okay. So kung magkaroon ng pagkakataon kuya na makaharap mo siya bilang isang tadyak, ano hong sasabihin mo sa kanya? Baka sakali umumina ng konting tulong para sa mga samahan dito sa LRT na sana mapaganda ang aming mga biyahe rito na hindi nag-aaway-away. At siya ang magiging ano namin, tagapangaral na sana maganda ang takbo ng anak buhay namin. May babatiin po kayo kaya? Wala na po. Maraming salamat po. Salamat din po. Ayan po mga kaibigan na si Kuya Fernando Cruz ay talaga namang number 5 para sa kanya si Francis Leo Marcos. Saan niya Kuya? Nakikita tayo dito kay Tatay. Tay, good morning po. Ako po si Taong Gila. No? Kali, Sarbi po tayo. Kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Opo. Diga, ano po yan eh. Quezon City po mo yan. Opo, dyan sa Remedios. Pero isa po siyang Ilocano. Ilocano po. Buong Ilocano po yan. Aside doon, ano po pagkakaalam niyo pa sa kanya? Ang alam ko po, pinsan po yan ni Junior Marcos po, Ferdinand Marcos. So, ako kinikiyo. So, siya din po yung namigay ng bigas nung panahon ng pandemya, no? Ako yung nagdala ng mga truck-truck na bigas. Oo. Na hindi pinapasok ng garden. Okay. So, at least, kilala nyo talaga siya. Talaga pinusundan ko po yung ano niya. Okay. Ang itatanong ko lang kasi sa iyo, sa ngayon kasi, panahon ng halalan, ano, tumatakbo siyang senador number 44. 12 ang pipiliin natin. Sakali man, pang ilan naman para sa iyo? Eh baka number 1 siya, sir. Bakit number 1? Eh kasi po, si Marcos ako presidente. BBM ang presidente niyo. So kaya dahil Marcos siya, dapat may isama din number 1. Si Francis Leo Marcos. Opo. Kung magkaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Sana. Tama yung mga ginagawa niya, tumulong nung pandemya. Salamat sa mga ginawa niyang tulong. Dapat yung mga mahihirap na ano, matulungan natin. Tama po yung ginagawa niya. Okay, so maraming salamat sa iyong panawagan, sir. Baka may babatiin lang po kayo. Bati na po kayo. At ako po, solid na BBM po ako. Tsaka Sara Duterte, yun lang po. So ayun mga kaibigan, si Tatay, solid na BBM at Sara Duterte. Pero dahil, sabi nga niya, BBM ang president niya, nararapat lang na dadalhin niya ang isang Francis Leo Marcos sa Senado. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy pa po tayo sa ating pag-iikot. Okay. Thank you, man. Thank you, thank you. Dito naman yan, may nakita tayong nagtitinda rin. Ano pong mga tinda ninyo, ate? Pantulog,
siya po, rush car. Ah, ito po sa inyo. Kumusta naman po yung kitaan ngayong panahon ng pandemya? Umay po. Matsagaan lang talaga. Okay. So, dahil napapanahon ng politika, ang purpose talaga namin is Kalye Sarbi. Itatanong lang sana namin kung kilala nyo ang isang Francis Leo Marcos o FLM. Nakilala po nung nag-trending siya nung ano. Namimigay-migay sa mga... Tama ho, Leo Marcos. Oo. Nung namimigay ng bigas. Yung namimigay ng bigas. Kamag-anak niya ba talaga ni Marcos niya? So, kasi sabi niya kamag-anak. Ang isang katanungan ko sa inyo ay tatakbo siyang senador number 44. Kung sakali po, may sasama ba sa listahan sa panlabindalawa? Labindalawang kailangan natin? Pwede naman. Pang-ilan? Pang-ilan ho? Depende. Tatay, pang-ilan? Pang-ilan siguro. So, at least mga kapatid, may sasama sa kanila. Dalawa ha? Doon sa labing na dalawa. Kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, no? Makaharap niyo siya sa sitwasyong ganito na nararanasan ninyo bilang isang vendor, no, dito sa Baclaran. Ano pong sasabihin niyo sa kanya? Ayun, sana matulungan niya yung mga katulad namin na nagtitinda. Yun lang po. Si tatay, anong sasabihin tayo? Di sana matulungan din niya kami. Tal kung meron naman kaya niya naman tumulong eh. Sa iba, di sana kami din. Mapapuntahan niya rin. Sa loob naman namin yung kung anong-ano namin. Yun lang. Ipapatiin po kayo, tay. Baka may papatiin o kayo. Wala. Ay sa mga kapatid ko sa Canada. Oo, sa Canada ang kapatid ni Tanay. O, po yun, mga kaibigan, kung ayong mapapansin, lahat po ng mga vendor, halos ang karaniwan sa kanilang sinasabi, kung magkaroon ng pagkakataon na makaharap, si Francis Leo Marcos ay mabigyan pansin. Itong kanilang nararanasan ngayong panahon ng pandemya, matumbal ho talaga ang negosyo ng mga damit at ano pamang paninda dito sa Baclaran. Patuloy po tayong maghahanap, mga kapatid. Samahan niyo po kami. Ayan, good morning. Nakakita naman tayo na nagtitinda ng kortina. Magkano naman itong ganitong kortina na yun? 600 po ang set. Magkano po? 600. 600, isang set ako. Okay. Actually, yung tanong ko naman sa inyo, kung kilala niyo po si Francis Leo Marcos? Opo, kilala ko po yan. Ano kung pagkakilala ninyo? Mabait siya, matulungin. Mabait siya natulungan. Okay. Nakapalo ako doon. Nakapalo ko kayo, tabi tayo, ano, nakakanda na yun. Okay, siya ho kasi tatakbo senador, number 44 siya ngayon. Ano po? Apo. So kung sakali man, 12 senador ang kailangan natin, may isasama ba natin siya sa listahan? Siyempre po, kasi nakikita naman natin yung ano niya, taos po, sa pagpo. Pang ilan naman po kaya? Pang ilan, no, para sa inyo? Ilan siya? Mga ano, depende, kasi kinikilala ko pa yung mga ibukoso ko eh. Okay. Pero at least yung mga nasa kasama na sa lima, mga pangalawa siya. Ah, sa panglima, pangalawa. Wow, grabe, oo. So, kung magkaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya bilang nagtitinda ng ganito dito sa Baclaran, ano pong sasabihin niyo sa kanya? Pag nakaharap mo na lang siya ng personal. Ng personal. May babatiin po ba kayo? Apo. Sipatiin na po ninyo. Hi po, Mr. Ano kung pangalan ko rin? Merlin po. Inay, ako si Taong Gala, ano po, vlogger po. Maraming salamat sa pagpapaunlak po sa ating interview. Apo. So ngayon naman, pasukin natin ito naman, mga tindatindat. Good morning po, mga kuya. Pwede pong pumasok ako? Naman, pwede. So, ito mga kapatid, samantalahin na natin ang pagkakataon na makadaupang palad itong mga nagtitinda. Curious lang ako. Kasi, lalaki ng katawan ninyo, pero yung tinda ninyo, kortina, no? Kadalasan po kasi, ang mga nagtitinda ng ganito, mga babae, pero kayo, lalaki, no? Yung kortina naman, no, sir, guys, sir, pwede. Tama, wala na akong pinipilit. Ang importante kumita, ano? Pero ang isang katanungan dito, kumusta naman po yung kita ninyo yung pandemya sa ganitong... So ngayong pandemic po, minsan sugal din, minsan meron, minsan wala. Okay. Wholesale po ba ang bintahan dito? Wholesale po, retail, pwede. Okay. Ngayon isang tatanungan ko, kuya, yung main na purpose ko kung bakit kami talaga naririto. Kailan niyo po ba ang isang Francis Leo Marcos? Opo, kilala lang. Ano kong pagkakilala ninyo? Parang nakapanood ko sir sa YouTube dati, sumikat siya, di ba? Mga namimigay ng mga bigas, yung mga tumutulong sa tao. Oo. So,
Siya po kasi tumatakbo bilang senador, number 44. No? 12 naman ang pipiliin natin. Kung sakali man, doon po sa 12, ay maisasama ba natin sa listahan ang kanyang pangalan? Oh, maisasama naman, sir. Kasi nung napanood natin siya, pagkakilala naman, okay naman, sir, di ba? Tumutulong sa tao. Pang ilan naman kaya doon sa 12, kung sakali? Siguro kahit mga pang 5 hanggang 10, pwede natin siya. Pang 5 hanggang 10. Oh, yeah. Kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya bilang nagmamayari ng gantong klaseng negosyo, anong ipapaabot mo sa kanya, anong sasabihin mo? Kung parang yung ano niya, sir. Kung anong sasabihin mo sa kanya sa mga nararamdaman mo sa ngayon bilang ano, anong gusto mong ipaabot sa kanya? Ano, sir, kung may platforma siya na mas lumawak pa yung ano natin, di ba? Yung small entrepreneur. Oo, parang mga ganun. Tama. Para tumaas pa lalo yung ano ng Pilipinas, tawag doon, sir, yung mga economiya, gano'n. Sa pamamagitan ng maliliit na mga nagninegosyo. Kasi pag sa economiya natin, lahat yan, di ba? Damay-damay, sama-sama. Tama ho, tama ho. Okay. May re-recommenda mo naman sa mga kakilala at kaibigan ng kanyang pangalan kung sa kanilang. Kaya naman tayong nakita naman natin, okay naman yung mga ginagawa niya noon, di ba? May babatiin po kayo. Pinabati ko nga pala si Yudes Brian. Yudes, yung talaba. So, ayun po mga kaibigan. So, nandito po tayo. Napakasaya po natin. Ito, sapagkat talas tulad nyo nang sinabi natin kanina. Kakaiba po. Sapagkat ang negosyong binibenta nila ay mga cortina, punda, no? At usually, base po sa nakikita at napag-aralan natin, ay mga babae po ang karaniwan nag-gaganitong negosyo. Pero kita nyo naman sila. Ay talagang ito ang kanilang negosyo. So, maraming salamat. Samahan nyo kami hanggang sa susunod pang pagtatanong. At iikutin pa rin natin ang ilan mga negosyante at maliliit na mga tindahan dito sa Baclaran. So, good morning mga kaibigan. Sa araw na ito ay nakita naman natin ang isang gwardiya dito po sa isang establishment sa Baclaran. Magandang umaga, sir. Magandang umaga din. By the way, sir, okay lang po bang kumuha ng video ng senyo at magtanong? Okay lang naman. Problema. Ano hong pangalan niyo, sir? Paul po, Paul. Oh, Sir Paul, ilang taon na kayong nag-guard dyan? Medyo, ano lang, 8 yata dito sa Caloyan. Kumusta naman po ang pagiging guardiya sa ngayon ng pandemya? Sa mga pangilan, napoprovide ba yung mga basic needs? Oo, problema, ayos lang naman po. Ayos lang. Okay, isa sa katanungan ko sa sir sa ngayon, at ito po yung purpose kung bakit nag-iikot kami. Kilala niyo po ba ang isang Francis Leo Marcos o Leo Marcos? Kilala ko siya sa dahil sa ano niya sa Facebook. Yung, lalo nung pandemic. Opo, opo. Nakikita namin siya, namimigay siya dyan sakali ng mga pagkain. Oo, oo, oo. Saka yung bigas. Kaya doon ako mahanga ako dyan sa kanya kasi magaling. Matulungin siya. Okay. Sa ngayon kasi, sir, tumatakbo siyang senador number 44, no? 12 ang pipiliin naman natin, senador. Kung sakali, doon sa 12, may papasok siya. Bumoto. Pangilan, sir? Matulungin siya. Pangilan kaya, sir, sa 12, mula 12? Hindi natin yung pangalawa sa, ano, kasi talaga yung bumoto ko siya kasi makikita ko siya na matulungin siya sa kapwa. Pangalawa? Okay. So, kung magkaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, no? Just in case, nasa harap mo siya, anong sasabihin mo? Talaga, congrats ko siya kasi magaling siya. So, ikaw congrats niya. May babatiin po kayo, sir? May babatiin niya. Sir Marcos, maraming salamat sa tumatakbo ka sa pagkasinalo. Makatulong ka sa mamamayan. Okay mga kaibigan, so yan po yung sa loobin ni Sir Paul. Thank you so much, sir, sa pagpapaunlak. Ano? Siya po si Sir Paul, isa pong gwardiya sa isang establishmento dito sa Baclara. Pinanood ko yun. Lagi yung ano niya, vlogger doon na namigay siya ng bigas. Salamat, sir. Ha? Thank you so much. Maraming salamat. So, ayan naman mga kaibigan, sa oras naman na ito, ang ating pong kakapanayamin ay isa pong nagtitinda ng sapatos. Kumusta naman po ang bentahan ngayon, panahon ng pandemya? Matumal pa sa panahon ng pandemya. Okay. Ang tanong ko lang, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Kilala ko po yan, guys. Siya pong vlogger. Laling ko po siyang napapanood sa YouTube at sa Facebook. Oh. Actually, siya yung namigay ng bigas ng panahon ng pandemya. Mayroon siyang nakita ko na natutulong. Isang katanungan ko, kasi tumatakbo siyang senador sa ngayon, number 44, no? At mayroon tayo namang pipiliin ngayong 12 senador. So doon po sa 12 pipiliin natin, pwede ba siyang maisama sa listahan mo o ano ba?
Pwede naman eh, kasi ano, nakikita naman siya, natin siya na ano, mayroon siyang ano, natutulungan ng mga tao doon sa mga vlogger niya. Uh-huh. Pwede naman po siyang ano, isama doon. Pang ilan ho kaya siya kung sakali? Kung sakali lang, ano lang, mga siguro may isasama siya doon. Kasi di ba, labing dalawang yung ano yun, ibubuto doon eh. Kung magkaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya sa mga oras na ganito, anong sasabihin mo bilang nagtitinda ng sapatos? Anong ipaparating mo sa kanya? Hindi, ang ipaparating ko sa kanya kasi ngayon, ang karamihan, lalo na dito sa Baclaran, ay baka mahinginamin na matulungan niya ay lahat ng mga videos dito. Ngayon, noong ito, nalalatadan ito. O, ngayon wala na hanggang doon. O, magbula noong idiniklira niyang road clearing. Hanggang ngayon, hindi na kami nakakalatad ng maayos. Karamihan dito. Yun na lang po ang hihingi namin sa kanya. Kung paano matulungan yung mga maliliit. Paano matulungan yung mga nagtitinda dito. Dito na lang sa Baclaran. Okay. May babatiin kayo, kuya? Okay, binabati ko po yung ano natin. Lahat yung mga kapatid namin na mga bindos dito sa Baclaran. Tulungan po natin si Francis Marcos sa Senado. Okay, thank you po. Okay. So ayun po mga kaibigan, batid naman natin na talagang sabi pa nga ay pinagbabawal ang pagtitinda sa sidewalk. Pero napakalaki pong kawalan sa mga kapatid natin dahil karaniwan po o karamihan dito sa Baclaran, ang mga tinda nila ay inilalatag lang sa sidewalk. Ito yung mga sidewalk vendor, kumbaga natinamaan ng clearing period. At hanggang sa kasalukuyan ay hindi na muling nakakabalik pa. Iyan po yung panawagan ni Kuya sa kanyang kung sakaling magkakaroon ng pagkakataon na makausap niya ang San Francis Leo Marcos kung paano ito masosolusyonan. Mga kaibigan, nandito po tayo. Okay, pinasok natin ang isang tindahan na kung saan ang titinda naman nila ay sapatos. At siyempre, kausapin natin si Ate. Good morning, Ate. Anong pangalan? Jackie Lo po. Ate Jackie Lo, sa inyo po ito or tindera lang po kayo? Tindera lang po. Okay. Ang tanong ko, kilala niyo po si Francis Leo Marcos. Ano hong pagkakilala po ninyo? Mabait po siya, matulungin. Uh-huh. Pagbigay sa kapwa. Sa kapwa. Okay. Ngayon po kasi tatakbo siyang senador, number 44. Kung sakali, 12 naman ang pipiliin natin, may papasok ba sa listahan mo sa 12? Oo naman po. Pang ilan po? Kahit pang number 1, number 2. Okay, number 1. Kung magkaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Magpapasalamat ako sa kanya dahil sa pinakita niya mabutihang tao sa kapwa. Okay, sa kapwa. So, may babatiin kayo ate? Binabati ko lang yung ano... Pwede po? Oo, sige, bati na. Yung family ko sa ano, province, Bulan, Sorsogon. Ayan, sa Bulan? Opo. Family Gutay, Alcabado. Taga Bulan baga kayo? Opo. Yung Oragon, si Manay. One last question. Maari mo ba siyang maipakilala sa mga kamag-anak, kaibigan at kakilala? Si Francis Leo Marcos, may papakilala mo ba siya? Siguro man. Sa mabait po siya, at saka matulungin sa tao na mahihirap. Okay. So, ayun po mga kaibigan, maraming salamat po. Oo, talagang napakasigip po kasi ng daanan dito at ito lang po ang kanilang pwesto. Pagdating po sa sapatos, anong pwesto, anong pangalan po nito? Jimay po, Francis. Jimay? Jimay, sayang, TikTokers. Jimay Shoes? Ito ko yun, ma'am. Saan? Ay, si Jimay. So, si Jimay daw ay isang TikTokers ang may-ari po ng tindahan dito. Okay, thank you so much guys. Maraming salamat. Thank you din. Salamat natin. Inyo pong napakinggan ang tunog ng Baclaran patungkol po sa pangalang Francis Leo Marcos. Nakita niyo naman ang bawat isa na ating nakapanayam at talaga naman lahat sila ay nagsasabi na kilala nila ang pangalang FLE. Bagamat mga kaibigan mayroon silang ipinapahiwatig ng mga mensahe para sa mga maliliit na vendor na naway mabigyan ng pansin at magkaroon ng pagkakataon na makapaglatag at makapagtinda naman sila muli dito sa Baclaran. Iyan po ang ating kalisorbi kasama po si Venturados TV. And of course, big enough shout out to Totoy Bibo Nation, Totoy Bibo ng New Zealand, FLM Family, and Gagamba Attackers. Kasama ko po si Venturados dito sa Baclaran. Abangan nyo ang susunod. Noy ba isiha tayo?